Saan ba rito? Doon. Hindi doon eh. Doon. 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 O sige na nga. O sige. O teka, bata ko mauna. Ikaw, mas malaki ka sa akin eh. Dito ba? Oo. Teka, teka. Sandali. Ito nga. Sigurado ka? Oo. Baka mabulyaso na naman tayo. Bakit naman? Paparis isang gabi. Mahirap pa sa dagang hinukay natin. Uy, nandun yata ako sa burol niyan. Kitang-kita ko, walang puti. Puro ginto ang ngipin. Solid gold. Ginto? Oo. O sige, pisano natin. Bay. Bakit? Parang galit ang panahon sa atin. Parang uulan ha? Oo. Sige, pisano natin. Halika. O bakit? Ano to? Aba, ewan ko. May nauna naman sa atin. Bulyaso na naman lakad natin. Eh, kasi bakal-bakal mo eh. Ako na naman sinisi mo eh, kung may pakanaan ito. Ah, wala naman problema. Meron doon. Saan? Doon sa dulo. Solid gold? Oo. Talaga? Sirugado. Totoo? Oo. Pero punahan natin, dali mo. Saan ba rito? Eh, ang dami-dami niyan eh. Ito ba? Ito to? Oo, yan na nga. Halika. O sige. Oh? Ay? Ay? Aray! Hinay-hinay lang ang babay. Aray ako. Pupida. Ako nang giingon, ana. Hinay-hinay lang. Ayusin mo hawak mo. Oo. Maulag eh. Mamamatay ka rin, Guerrero! Mamamatay ka rin! Bakit? May narinig ka ba? Wala. Parang may nagsalita eh. Oo, eh paano magsasalita yan? Eh patay na lahat ang mga taong yan. Guni-guni mo lang yun. Oo nga, no? Talaga yung utak mo talaga. Buuan ka talaga dong. Halika! Balik tayo sa trabaho para magkapera tayo. Oo na! Hijo de puta ka, Guerrero! Narinig mo? Oo, nagmura pa nga eh. Parang nalalaman niya ginagawa natin ah. Narinig ko nga, galing doon. Punta natin? Sige, mauna ka. O, sige. Awa ng imong game mo. Gisulod nato ng trabaho pagkaman mahagyo ka. Huna-huna mo lang to. Nervyoso ka. Gusto mo, tignan natin eh. Tignan natin? Ikaw na lang. Ayoko na. Bahala ka lang sa buhay mo. Ayoko na talaga. Ayoko na, inay. Huwag ka. Palawan. Akala mo ha? Akala mo naduduwag ako ha? Hello? May tao ba dyan?
Mayroon. Kung sino ka man, tungkapin mo na itong medyo. Nahihirapan ako huminga. Maawa ka sa akin. Hindi! May sidimunyo ka! Ano ginagawa mo sa loob ng apartment, ha? Hindi na importante kung sino ako. Basta buksan mo na ang nicho. Kahit ano ibibigay ko sa'yo, hindi ka magsisisi. May sidimunyo ka! Kampong ka ng mga masasamang espiritu at maligno. Anong palagay mo sa'kin? Bakli! Pag pinalabas kita riyan, alam ko na ang gagawin mo sa'kin. Sisip-sipin mo ang lugo ko para lumakas ka. Hindi! Hindi kita pakakawalan! Pahuhay ka sa dina! Piste kang yawa, ha! Diyan ka na! Hintay! Huh? Bakit? Makinig ka muna sa akin! Ano? Hindi ako maligno at lalong hindi ako kampo ni Satanas. Tao rin akong katulad mo. Kaya ako narito ay nilibing ako ng buhay ng mga kalaban ko sa politika. Takot kasi silang talunin ko sa eleksyon. Ilabas mo lang ako rito. Bibigyan kita kahit ano. Kung pera ang gusto mo, tatabunan kita ng pera. Talaga? Bibigyan mo ako maraming pira? Oo, dalian mo lang. Totoo, totoo? Bay, kahit gano'ng karami, bibigyan kita. Uy, Bisaya di ay ka, uy. Oo, dong. Bisaya ko, Cebuano, Caymanua. Pagbida nga wa kamusulti na ako nga Bisaya di ay ka. Dong, sige. Dong, abrihin na. Hindi ako makahinga. Bisaya di ay ng tangana, uy. Bisaya yung Bisaya, dong. Kariyot siya, kariyot. Bisaya, abrihin na, dong. Lagi. Kala ko kampong ka ni Satanas eh. Kaya hindi kita tinulungan. Yung pala, kababayan kita. Tinuod man tagaanin mo kong pira? Oo. Alam mo, kaya hindi ka makalabas. Nakakalso itong kahoy. Ganun ba? Tingnan ko nga. Saan ka ba nang galing at bigla kang nawala? Kung sino-sino ang tinawagan ko, hindi rin nila alam. Ano ba talaga nangyari? Saan ka ba nagsususot? May pagkain ba kayo? Nagpaluto na ako. Hindi ba tumawag sa iyo si Castro? Rodrigo, patay na si Castro. Kaya nga ako nag-alala, baka ako nadiskrasya ka na. Kailangan ko ang tulong mo, Manny. Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Saka nakita mo na bang itsura mo sa salamin? Bakit? Ano itsura ko? My God! Nakakaya itsura mo. Ang dumi mo. Amoy lupa ka pa. Parang nanggaling ka sa hukay. Huwag mong mabanggit-banggit sa akin yung hukay. Kinikilabutan ako. Tumatayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Ay di huwag. Sinasabi ko lang naman. Huwag mo nang ulitin yan. Huwag mo nang ulitin. Guerrero, mamamatay ka rin.
Nervousen, Miss Benavista ka na. Ano ba ang naramdaman mo noon? Anong sinabi mo? Alam mo, hindi ko na matandaan yun eh. Pero ang ginawa ko, lumakad lang ako, umakyat ako sa stage, at umupo ako sa trono. Pero huwag ka mag-alala, kayang-kaya mo yun. Tama si Sonia. Ang isipin mo, ikaw ang pinakamaganda. Teka nga pala, Sonia. Hindi ba kayong dalawa ni Hepe magpuputong sa koronasyon ngayong gabi? Dapat lang, dahil siya ang dating Miss Benavista. Napag-usapan na ho namin niya ni Gani. Kaya lang ho, meron lang ho siyang mahalagang bagay na nilakad sa Baryo Manggahan. Pepe, talagang masama nangyayari sa aming baryo eh. Ang mga lupa na magsasaka ay sa piltang kinakamkam. Yung iba nga ho na halos dito na tumanda sa pagsasaka ay eh pinaalis. Nabili na raw lahat ng lupain dito. At ang masakit po, may mga taong gumagala na tinatakot ang magsasaka. Kaya naisipan ni Mang Martin na ipagbili na ang kanilang sinasakang bukid. Wala ang katahimikan. Ang baryong ito. Kaya ho niyan. Di namin lang kung sinang pumatay kay Kabaste. Basta lang namin nakakatanak at imbuang uriyan. Ibang maliwalag ang pananakotoy yun. Wala ba nakakita sa inyo sa patayin ito? Wala ho. Sa palagay ko, kahit may nakakita man, palagay ko hindi titistigo dahil sa natatakot eh. Ayan mo yan, Pyong. Titignan ko kung anong punot dulo ng lahat ng ito. Luluwas ako ng Maynila upang alamin kung sino nakabili ng mga lupa yung nailit. Eh, maraming salamat ho, Hepe. Kayo na lang ang pag-asa namin dito sa aming baryo. Eh, Empyong, hindi na kami magtataga. Ladaan pa kami kay Mamberong. Alam mo, Hepe, laging problema ko yung si Mandome. Kagabi, lasing na naman. Kayo naman, Mamberong. Alam niyo naman po yung magsesweldo yung tao, eh. Dito niya inuubos ang kanyang pera. Oo nga, pero napakasamang malasin. Bakit hindi niyo pagsabihan? Wag, baka naman magdamdam, wala na ako ng customer. Eh talaga, Mang Berong, oh. Siyempre, lagi niyong inuuna yung tubo sa puhunan. Pepe, may naghahanap po sa inyo mga militar po. Patuloyin mo. Kapitan Pulido. Magandang araw. Magandang araw naman. Kapitan Robles po. Kapitan, mabuhay kayo. Salamat. O sige, Hepe, Kapitan. Maiwan ko muna kayo at mamamalengke pa ako para mamayang gabi. Sige, Mang Berong. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo, Kapitan? Hepe, importante sana kita sumama ka sa akin eh. May nakaalitan lang yung isang bata ko sa Baryo Balangkas eh. Ano bang pangalan nung nakaalitan niya? Nakalimutan ko. Sandali lang, Hepe, patatawag ko. Sarado! Papasukin nga yung mga baka. Matanong natin kung sino yung nakaalitan dyan sa kabilang baryo. Sandali lang, mga kasama.
Hindi lang. Mari ba? Diyan lang kayo. No? May depensa ba, Epe? Kapitan, mali yata ang pagkakalagay ng insignia niyo. Siguro sa pagmamadali ko lang kanilang maga. Hindi ka militar. Ang militar hindi nagkakamali ng ganyan. Judge. O ano nangyari? Wala ho nangyari sa lakad namin eh. Ang ibig mo sabihin, nakaligtas si Guerrero? Eh may sa pusa ho at ang taong yun eh. Siyam ang buhay. Anong may sa pusa? Anong siyam ang buhay na pinagsasabi mo? Ni sa pulgas ng aso, wala yan. Judge, nandiyan po sa labas ang taong matagal na naghahanap sa inyo. Sino? Eh kapatid daw siya ni Maramag. Maramag. Magandang araw po, Judge. Magandang araw naman. Kapatid ka raw ni Maramag. Ako nga po. Ibig ko pong ipagpatuloy ang naputol niyang trabaho para sa inyo. Ano naman ang katangiang meron ka para isipin mong tatanggapin kita? Iisa lamang ang hangarin natin, Judge. Pareho nating hindi masikmura ang katauhan ng Guerrero niyan. At ang pagkamatay niya. Ang pagkamatay niya lamang ang maaaring magalis ng tinig na nakabangon sa ating lalamunan. At ang isa pa, Judge, hinding-hindi ko gusto ang ginawa niyang paraan ng pagpatay sa aking kapatid. Palagay ko, magkakasundo tayo. Salamat, Judge. Pagdating na pagdating ko sa Maynila, tetelegramahan kita. Hepe, huwag kang mag-alala. Kami nang bahala rito. O, sige. Ingat lang, Gani. O. Nito. Diyan ako nakaupo sa tabi ng bintana. Uwas ka diyan. Dito ka. Ay, siya nga pala. Ilagay mo doon. Yayos mo. Ingatan mo. May mababasag diyan. Anong tinitingin mo? Hm.
kaya tayo darating doon? Siguro kung hindi tayo matitraffic, mga after 5, nandun na tayo. Abot kaya tayo sa Kaingan? Hintayin tayo nun, no? Siguro hindi naman eh. I can't wait, sana nandun pa sa ano nga. Ano? Siguro nun, magkikita-kita rin tayo dun eh. Ang taga na natin hindi nakikita. Kaya nga eh. Yang inuupan nyo, baril ko yan. Huwag lang kayo magpapahalata, kundi sasaktan kayo ng mga taong yan. Ngayon, hintayin nyo ang hudyat ko. Pag sinabi kong tayo, tayo kagad kayo. Naiintindihan nyo ako. Municipio. Police?
nangyari sa akin ito. Very exciting. Ang sarap pala. Pero mo, para akong manok na ng itlog ng barel. Ha? Sa susunod, ha, magkatabi tayo ulit. Pero doon ako sa bintana. Ha? Oho. Give me five. Give me five. Bye-bye. Sir. Ako si Patrolman Edilberto Ignacio. Tawagin niyo na lang ako, Kundel. Ako ang pinadala ni Major Fernandez para sunduin ho kayo. Nandiyan ang kotse. Tayo na. Ako na ho magdadala. Tayo na. Nakita ko na ho kayo noon sa headquarters, sir. Hindi lang ninyo ako napansin. Bago pa lang kasi ako. At kadalasan, sa trafiko ako na didestino. Alam nyo, sir, amuntik na nga akong hindi maging pulis, eh. Kasi kulang ho ako sa tangkad. At alam nyo, sir, basta meron kayong misyon, sinusubaybayan ko. Pag nalutas nyo ang problema, tuwan-tuwa ho ako, eh. Para bang ako na yon? Kamusta ho naman sa probinsya? Mas tahimik kesa rito, no? Ibang-iba ho siguro ron kesa dito. Dito, puro building ang makikita nyo. Doon, puro puno. Doon, sariwa ang hangin. Dito eh, ilado na ho, sir. Nakakalungkot talaga ang pagkamatay ni Sargento Sibal. Bihira ang mga pulis na katulad niya eh. Siya nga ang umakay sa akin nung bagong pasok pa lang ako eh. Pati sa mga papeles ko, tinulungan niya ako. Para nga akong nawala ng isang kuya eh. Ng isang matalik na kaibigan. Kaya nga siguro, ayaw ng tatang kong magpulis ako eh. Pero kung magiging katulad naman ako ni Sibal, kahit kalahati man lang ng kakayahan niya at ugali, siguro sulit na ang pagpupulis ko. Kayo, tenyente, bakit ba kayo nagpulis? Hindi ba kayo nagsasawa? Ilan taon na ba kayo sa serbisyo? Ignacio. Sir? Hindi ka ba napapagod sa kakasalita? Sir, saan kayo pupunta?
pare, tulungan mo ko rito. Jose. MP5, HK. Siya ko yan. Pare, may bareta ka po dyan? Guess who just sit down? Who? Your friend, Lieutenant Guerrero. That son of a bitch! Alam mo, panyero, napupuna ako na kapag nababanggit yung pangalan ni Guerrero ay nasisiran diskarte mo. Alalahanin mo, wala siyang pinanghahawakang anuman laban sa'yo. Katotohanan, siya pa ang may pananagutan. Nang inilagay niyang bata sa kanyang kamay, nung ibinaong kanya ng buhay. Bakit nga ba ako magpapadala? Ako? Masisirang diskarte? Dahil lang sa isang pulis probinsya na pinag-aralan ay wala pa sa kalingkingan ng inabot ko? Never! Yeah, why not? Ilang buwan na rin akong hindi nakikihalubilo sa lipunan. Dapat lang siguro na bumalik na ako sa sirkulasyon para mapatunayan na ang katalinuhan ay nangingibabaw pa rin sa kamangmangan. Bakit, pare? Eto na ang pinaluto nyo. Baka, pare? Natin itong uso sa'yo, oh. Ani? Pa? Sayaw ka na sayaw dyan. Tapos ka na ba mag-aral? Opo, Tay. Kahit Tay, pwede po pumunta sandali doon kila Nene. May kukunin lang po ako. O sige. Pero madali ka lang, ha? Opo, Tay. Sally, dadala mo na ba yung sulat para kay Aling Maring? Hindi pa po, Itay. Di ba sinabi ko? Dali mo kagad yun. Eh, may ginawa ho ako kanina, eh. May ginawa? Nagpapalusot ka, baka abutin pa bukas ng tangali yan. Hindi na po, Itay. Ate, ate, nandito si Del, may kasama. Sally, good evening. Good evening, Del. Tuloy kayo. Ang tatay mo? Andun lang sa taas, may ginagawa. Siya nga pala, si Teniente Guerrero. Kamusta, Sally? Mabuti po. Siya ang hepe sa Buena Vista. Totoo pala yung sinabi ni Del. Maganda ka. Hindi naman po, nakakahiya naman. Maupo ho muna kayo at kukuha lang ho ako na maiinom. Del, upo muna kayo. Sir. Sige, Del, ha? Sige, Carlo, salamat. Oo, no, sir. Ganda talaga, no? Magaling kang pumili, Del. Oo, ayan, Sally. Sinama ko na si Teniente. Siya ang magiging ninong natin sa kasal. Kung sasagutin mo ko. Bakit? Wala pa ba kayong usapan? Naku, Teniente, wala pa ho. Masyado lang ho nag-aapura yan si Del, eh. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag mong papasukin dito ang pulis na yan! Ano'y pagkakain niyo sa'yo? Tay, tao rin naman si Del, ah. Sally, tanda mo ito! Magpapalit tayo ng pangalan! Kapag naging asawa ang pulis na yan! Ano ka? Kakawin ka niya na bandera? Nailipuan niya, ha? Make it.
putong lupa. Mabuti pang ikaw nang umalis. Dahil kapag nainis ako, baka tirising kita. Putong lupa! Walang pulis-pulis sa akin! Mrs., kami na akong bahala rito. Maraming salamat. Sige. Oh, bakit? Sir, di na ginala ang uniforme ko. Tsaka isa pa, sa lahat ng ayoko yung tawagin akong putong lupa. Sir, pati kayo natatawa eh. Hindi. Anong gusto mong mangyari? Malalaki yan. Anong tawag mo sa akin kanina? Patungtong, pare. Kutong lupa! Nakalian! Hindi pa ba kayo dala? Ano bang gusto niyo mangyari? Umuwi na lang kayo o matulog kayo sa presinto? Uuwi na lang kami, sir. O, teka, teka. Bayaran niyo, ininim niyo. Tara, pare! Ignacio. Kinulat mo ako. Masama ka palang tawagin kutong lupa. Sir naman! Tara na, pumili tayo. Yes, sir. Oh, ito, ayusin na. Sinasabi sa inyo, follow-up. Sinasabi ko sa inyo, follow-up lang kailangan. Sige na, ayusin nyo. Ayun na. Ano pa nga naman dyan eh? Kaya mo kami. Guerrero! Sir. Abuti pa, doon tayo mag-uusap sa pisina. Napasamak pala si Ignacio kagabi, ha, tinyente. Oo, oh, sir. Mainit pala itong si Ignacio. Lalong-lalo na kung babanggitin yung... Oy, totoo yan. Dito sa departamento, iniiwasan naming banggitin ang salitang yan. Sir naman. Kung kayo tatawag, okay lang. Tungkol nga pala dun sa telegramang hinihingi mo ng tulong sa amin. Nagpalakad na ako ng mga tauhan at lumilitaw. Isang tao lamang ang interesadong makabili ng lahat ng sinasaka dun sa lupa rin sa inyo. Alam mo naman eh, hindi natin pwedeng pakilaman yan hanggat wala tayong pruebang pinangahawakan. Maaaring ang tao ngayon ay isa lamang dami. Kaya, maaari kang magtagal dito. Yun nga, sir. Sir, darating nga pala miss ko maming hapon, kaya susunduin ko sa terminal. Lalo magaling. At teka nga pala, meron ka namang matutuloyan dito? Meron na ho. Nakita ho kami ni Mentong kanina sa labas. Ay, si Mentong, yung pinsan ni Sibal. Mabait na bata yan. Yan ang nagpapalakad ng kantina dito. Yun nga daw ho. Naku, tatanda na yan ang binata ang Mentong na yan. Asa nga pala, Ignacio, damo lang ito kay Piscal Villa sa City Hall. Follow-up mo yan, ha? Yes, sir. Maniniwala ka ba, Ignacio? Ilang beses na akong pabalik-balik dito sa Maynila, eh. Hindi pa ako nakakapasok dyan sa loob ng City Hall. Maganda hon City Hall dito. Makikita niyo yung litrato ng lahat ng naging mayor sa Maynila. At ang pinakamaganda rito, yung mural na ginawa ni Botong Francisco. Ano ba? 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 Ano ba?
Ano nangyayari dito? Mayroon nung hostage sa loob. Dali, sir. Baka pinatay na. Shhh! Huwag ka maingay. Lalastasin ko leg mo. Sabi ko, huwag ka maingay eh. Huwag kong pakikilaman ang ginagawa ko! Baba mo pa rin mo! Baril mo! Baba mo! Kundi papatayin ko to! Maaari ba natin pag-usapan ito? Anong pag-usapan? Ano bang kailangan ninyo? Kailangan ko? Lahat ng mga dilata rito, dali sa bahay ko! Kayo! Polis! Huwag kayo makikilam! Huwag kayo lalapit! Papatayin ko to! Sinabi na! Hindi ko na mapapatayin eh. Gusto ko lang takutin eh. Gusto ko lang makakuha ng dilate eh. Gusto ko lang dilate eh. Halika na, maraming dilate ron. Kukuha tayo marami. Oh, totoo? Oo. Halika na. Sige na. Tayo na, Ignacio. Sandali lang ho ako, Teniente. Sige, dito lang ako. Maliit talaga ang mundo, no? Akalain bang dito pa tayo magkita? Oh, bakit ka namumutla? Nagulat ka ba at buhay pa ako? Akala mo siguro patay na ako, no? Hindi, Valderrama. Alam kong buhay ka. Dahil ang bagay na nakita ko na Agnes Cementerio, hindi maitim ang buto. Iyan ang gusto ko sa'yo. Nakukuha pa magpilosopo. Kahit na alam kong nangangatog ka sa nerbiyos. Asya nga pala, Guerrero. Si Dado, kapatid ni Maramag. Natatandaan mo pa ba? Yung pinatay mo? Yung nilabatiba mo ng shotgun? Humanda ka, Guerrero. Sa susunod, ikaw naman ang ibabaon ko ng buhay. Tandaan mo yan.
hayop na yun? Hindi man lang namutla nung nakita ko. Para pang nakakauto. Doon pa man. Dapat, pinatay ko na siya. Mabuti lang at nakapagpigil ako. Ngayon, pag nagagalit ako, kinakausap ko muna ang aking sarili. Sabi ko, Valderrama, kunting lamig, huwag kang pabigla-bigla. Ang tipo ng gererong yan, na matinik pa sa pinakamatinik na isda, ay pinaplanong mabuti ang pagpatay. Pinag-aaralan. Kaya yan ang pag-isipan mo, Valderrama. Salamat. Nakita nyo? Kinakausap ko na naman ang sarili ko? Ha? Pero sa lahat ng ayokong sinabi niya, kaya raw niya alam na buhay ako. Dahil yung bangkay na nakita niya sa sementeryo ay hindi maitimang buto. Bakit? Maitim ba ang buto ko? Eh, yun ho sinabi niya eh. Kinakampihan mo pa? Talagang magtatampo ako sa igani kung hindi kayo dito tutuloy na mag-asawa. Kung hindi pa kita nakita, maghahanap ka pa na ibang matutuluyan eh. Nakakaya naman si Mentong. Di bali sana kung katulad nung araw, nung binata pa ako. Kahit na magkaanak pa kayong dalawa, basta't naluwas ka ng Manila, dito kayo sa akin tutuloy. Mabait ka pala talaga, Mentong. Madalas ka nga sa akin may kwento ni Gani. Hindi lang mabait. Magaling pa akong magluto. Ipagluluto kita ng paborito kong menu. Sandali lang. Sir. Minsan, labas naman tayo para makilala ni Mrs. si Sally. Sige, sabihin mo lang kung kailan. Oo nga naman. Gusto ko naman makilala yung girlfriend mo. Paano, sir? Tuloy na ho ako. Sunduin ko na lang kayo bukas. Sige. Sir. Mrs. Mang Mentong, tuloy na ho ako. Hindi ka ba rito maghahapunan? Hindi na ho, salamat ho. O, sige. Sir.
Bakit ninyo basta sinugod si Guerrero sa bahay niya? O ano nangyari? Dinalagasan kayo? Huwag kayong gagawa ng anumang hakbang nang hindi ko alam. Mabuti lang at hindi ka napatay, Dado. Pasensya na ho kayo, Judge. Talagang hindi ko napigilan ang aking sarili. Nadala ko sa init ng dugo ko, sa hayop na taong yun eh. Hindi na ho mauulit. Dapat lang. Sabi ko naman sa inyo, Judge, may sa pusa ang taong yun. Narinig ko na naman yan. May sa pusa, may sa pusa! Pwes kung may sa pusa siya, ako naman ay may sa tigre. Nakikitong ba yan? Oo. Oh. Ano ho ba yan? Pangalmot ng tigre. Ito, alam ba kung ano ito? Eh, para saan naman ho yan? Panampal sa gago. Pare! Handa nga po na. Tubig nga rito. Tinatawag niyo raw ako. Tsaka yung order kong ano, topang baboy. Oo, oh, Lord, pare, ako tinubuan ako. Misa ko tinubuan. Gusto ko. Ngayon pa lang magkalinawa na tayo. Ano ho yun? Ayaw ko nang makitang dumadalaw ka sa anak ko sa bahay. Ibaling mo na sa ibang atensyon mo. Mahal ko si Sally. Handa ko siyang pakasalan. Pakasalan? Ang lakas ng loob mo. Anong pinagmamalakan mo? Ang pagiging pulis mo? Bubuhay na ba ng pamilya ang sinisweldo mo riyan? Ha? Kahit pa paano, makakapagsimula kami. Lalo lamang ma-bounce kahirapan ng anak ko kapag ikaw ang napakasawa. Isa pa, ayaw kong maging manugang ang isang pulis. Nabubuhay lang kayo sa delensya. Tiyak na sasabihin ng tao na ang pinakakain mo sa anak ko ay galing sa panghutot. Mang Kadyo, hindi ho lahat ng pulis ay masama. Meron naman din hong marangal. Kundi masama, lampa. Bakit lumalaki ang tiyan yung mga polis? Dahil sa kasibaan at katakawan. Walang pinagmamalaki, kundi ang barila. Mang Kadyo, kahit mahirap lang kami, pinalaki ho kami ng magulang namin na may takot sa Diyos. At itong propesyon na pinili ko, hindi ko kinahihiya. Ikinararangal ko hong maging isang polis na nagtatanggol sa mga naaapi. Putang inang katwiran yan. Kahit ano pa sabihin mo, masama record yung mga polis. Ayaw kong makitang maligid ka sa anak ko. Hindi ko papayagang mag-iasawa kang Sally. Oh, Ignacio. May kasama ka pala. Tatay mo. At huwag mo isipin takot ako sa'yo. Dahil pulis ka. Alang din ang kaluluwa ko. Natin. Si Ignacio, nakita nyo ba? Eh, kanina lang ho eh, kasama ko eh. Baka may pinuntahan lang ho sandali. Good evening, sir. Good evening. Mukhang may lakad kayo. Meron, sir. Wala yata ho kayong gagawin. Baka gusto nyo lang sumama sa amin. Na makita nyo naman kung paano kami kumilos dito. Tena. Ano ibig sabihin nito? Alam na ba ito ni Kapitan Rodriguez? Oo, alam na.
At huwag mo na ipagmalaking kapitan mo. Nakakulong na. Diyan ka! Sorrento, maaari ko ba kayong makausap sandali? Meron sana akong pagkikausap sa inyo. Ano yun? Kasi isa sa mga babaeng nahuli nyo, kilala ko. Tagaroon siya sa amin, sa Buena Vista. Yung nakasul na tuwalya. Kasi Sorrento, kapag nadala nyo niya sa presinto at nabalita dun sa amin, baka ikamatay ng kanyang ina. Sige, Tiniente. Pero pangaralan nyo lang. Tigilan niya ng gawain yan. Salamat, Sarge. Sali. Sali. Halika, hatid na kita sa inyo. Pare, naipahin mo na ba yung oana? Tiniente, tungkol po rito sa mga titulo ng mga lupay na pinatingnan nyo sa akin. Kung kaninang pangalan nakarehistro, isa lang ang nagmay-ari nito. Si Luis Masco. Kabilang na rin ho rito yung tanima sa manggahan. At kung may ilang itari ng lupain sa mabunga. Luis Masco. Tauhuan siya ng Valderrama. Kung gayon, wala na kayong duda, Tiniente. Baka nang lahat ito ni Valderrama. Lumilitaw na siya rin ang may-ari ng lupang kinamkam at inilit sa mga magbubukid. What about the release papers on our next shipment? Merong konting problema. Medyo naghihigpit sila ngayon. I think I can facilitate that. Give me the details and I'll personally talk to the director. I'll have it ready, sir. Well, do we foresee any other problems? Yes, Iha. What is it? Excuse me, sir. May gusto makipagkita sa inyo at nagpupumilit pumasok. Sino? Si Lieutenant Guerrero do po siya. Patuloyin mo. Yes, sir. Sir, sumunod na raw po kayo sa akin. I'll get in touch with you tomorrow. I'll call you back. Ah, Guerrero, come in, come in. Gentlemen, si Lieutenant Guerrero, ang pinakamagiting na chief of police ng Buena Vista, kababayan ko. Alam nyo, sa lahat na yata ng pulis na nakilala ko, si Lieutenant Guerrero ang pinakamatapat sa kanyang tungkulin. At pag namatay ito, pati anino niya ay babaluti ng bandera. Maaari ba tayo mag-usap sandali? But of course. I was about to adjourn the meeting before you came in. Gentlemen, the meeting is adjourned. If you'll excuse us. Ginagawa mo rito, Guerrero? Magkasama pala kayong dalawa. Kaya pala ang hustisya natin nagiging karnabal eh. Salamangkero ka rin pala eh. Punyeta ka! How dare you! Hoy, huwag kang sasagot. Baka tamaan ka sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano bang ginagawa ko at ayaw mo akong tigilan? Ikaw ang ayaw tumigil, Valderrama. Pati ang malilit na magsasakang nagpupumilit mabuhay sa kapirasong lupa. Pinapatay mo. Guerrero, dahan-dahan ka sa mga pagbibindang mo.
Matino akong negosyante rito, oy. Ginugulo mo ako? Hindi kita ginugulo. Pinaalalaan na lang kita. Maaari mong kamkamin ang kanilang mga lupain. Maaari mong tapakan ang kanilang mga karapatan. Alipinin. Patayin kung gusto mo. Pero itong tandaan mo, Valderrama, kailanman ay hindi mo maaaring nakawin na kanilang dangal. Wala makakapigil sa kanilang paninindigan na ipaglaban ang katarungan. Teniente, wala kang kahit isang hibla ng ebidensya laban sa akin. I am a legitimate businessman. Legal ang ginagawa ko. Matuwid ako, Guerrero. Walang matuwid sa pagkatao mo, Valderrama. Ah, meron pala tayong bating na customer, eh, oh. Sexy-sexy pa. Di ba ikaw yung asawa ni Guerrero? Oh, may napili ka namang gusto mong tela? Ito, bagay na bagay sa ito. Ibang-ibang dating sa'yo nito, dahil kasi ang kulay mo lata. Tsak na magiging atat na atat ka rito. Pero, oy, mas gustong-gusto ko itong telang ito. Ibang dating sa akin, oh. Oh, hakab na hakab. Ang lambot ng dating, eh. Pero siguro, mas lalong magiging magandang-maganda yan. Magiging sexy-sexy ka kung itataas mo ganito. Ayan, ganyan. Hindi ba, mga pata? Oo. Baka ho nagugutom na kayo, Mrs. Mabuti pa, umorder na tayo. Huwag muna. Hintay muna natin siya. Maaga pa naman, Del. Hindi ko na nga ho sinundo dahil may dadaanan pa raw siya. Pero sigurado ang dadating. Alam nyo, Mrs. Minsan nga eh, naaawa na ako kay Sally. Masyadong masipag. Mapalad ka. Nakatagpo ka ni isang babaeng masikap sa buhay. Totoo yun, Mrs. Biruin nyo, sa araw, namamasukan yun sa isang department store. Sa gabi naman, pinagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Di ba, Tiniente? Nakilala nyo, simpleng-simple si Sally. Abadel, huwag mo nang pakawalan yan. Pambihin ang babae yan. Ah, eto na ho pala. Magandang gabi ho, Tiniente. Sally. Ah, Sally. Mrs. Tiniente, si Sonia. Kamusta ka, Sally? Mabuti ho. Pasensya na ho kayo, na traffic ako. Walang anuman yun. Amo po ka. Kanina ka pa pinagmamalaki ni Del. Puring-puring nga siya sa'yo eh. Masyado ka daw masipag. Nako, hindi naman ho. O, sir, umorder na tayo. Sige. Waiter! Ang specialty rito, steak. Ikaw na ang umorder para sa amin. Dalawang tenderloin. Excuse me, sir. Kayo ba si Tiniente Guerrero? Tapos kami dalawang T-bone. Kayo, ano pang gusto nyo? Sir, ito po yung telepono. Sige, salamat. Hello? Ito nga. Si Cabo Media, bili po ito. Tungkol po doon sa pinapalop niyo sa akin mga kargamentong tela. Alam ko na po kung saan nila dinadala. Sa isang luma at sirang gusali. Maraming salamat sa iyo, Cabo. Sige. Sali. Tiniente, tungkol dun sa nangyari nung isang gabi, hiyang-hiya ako sa inyo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala kang dapat alalahan ni Sally. Inihintay ko na lang na sumbatan ako ni Del. Wala akong pinagsabihan.
kahit sino. Maging ang asawa ko, walang alam. Salamat ho. Noon pa gusto ko nang sabihin kay Del ang lahat. Pero dahil sa nakikita kong pagpapahalaga niya sa akin, hindi ako magkaroon ng lakas ng loob para sabihin sa kanya. At kung handa naman akong sabihin sa kanyang lahat, parang hindi naman umaayon ang pagkakataon. Hindi ko maaatim na makitang gumuho ang lahat ng pangarap niya sa buhay. Kaya kung maaari ho sana, Tiniente, hayaan ninyong ako na lang ang magdapat ng lahat sa kanya. Halika, baka inihintay na tayo. Sa susunod na lakad natin, ako naman ang taya. Sige, sir. Oh, paano? Tayo na? Salamat, Del, ha? Okay lang, ha. Sir, kunin ko na yung kotse. Sige. Sasama na ako. Ngayon tumama ang ginawa mo. Gusto ko yan. Ginalit mo si Guerrero. Pinatay mo yung kasintahan ng kaibigan niyang pulis. Alam kong kikilo siya agad. Dahil ang taong sumisilakbo ang galit, yan ang madalas masilat. Itay na narito si Del. Bakit nagpunta ka pa rito? Hindi ko kailangan pakikiramin nyo! Mang Kadyo, alang-alang man lamang kay Sally. At bakit? Isinaalang-alang ba ninyo ang buhay na anak ko? Mamamatay ba si Sally kung hindi dahil sa'yo? Ngayon! Sino ang bubuhay at magpapakain sa amin? Wala na! Huwag mo nang dagdagan pa ang problema ko! Makakaalis na kayo! Kung baka naman hinihintayin niyo kung sino pa mag-abuloy! Baka makapursyento pa kayo! Makakaalis na kayo! Layas! Tay, tama na ho yan, ha? Tay, tama na ho! Huwag niyo akong pakialaman! Ang mga polis na yan! Ang dahilan ng kamatayan na aking anak! Sobra namang paghamak ang ginawa ng tatay ni Sally sa pagkatao natin. Parang wala na tayong kahit konting halaga. Masyado tayong minaliit.
Binastos tayo sa harap ng maraming tao. Sir, hindi man lamang kayo kumibo. Hinayaan nyo na lang na ilang paso ang pagkatao natin. Lumalabas tuloy na parang... Manid. Masasabi mo nga ganun. Tanggapin mo ito, Ignacio. Ang mamatay ay bahagi ng buhay nating mga pulis. At ang mamatay sa oras ng tungkulin ay isang karangalan. Pero sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa mga kapwa natin na uniforme, lagi nalang nasasangkot sa lahat ng bagay. Kapag may karnaping, pulis ang nasa likod. Kapag may murder o kidnapping, pulis ang nasa likod. Sa mga nasasakoteng bawal na gamot, pulis pa rin ang nasa likod. Para bang wala nang mabuting nagawa mga pulis, ang lahat ay binibintang sa atin. Ang masakit, unti-unting nawawala ang tiwala sa atin ng tao. At ang inaalala ko, baka dumating ang araw, pati na ang batang tutulungan ng pulis para makatawid sa daan, ay matakot na rin. Sa mga nangyayaring yan, hindi kaya maging manhid ang buong mong katawan. Sir, kahati-hati na naman ang abutin natin ito. Ay, ang galing naman talaga na ginawa ko eh. Walang mintis. Eh, ano ang ko naman? Eh, ako lang naman ang mimutak sa inyo. Tsaka-tsaka bibigyan tayo ng bonus ng Jax dito. Eh, ano naman ang susunod natin lahat? Hindi ko pa lang, partner. Hintayin natin ang utos ni Jax. Eh, dalawa, sumama sa akin. Kaya sa pier, ha? Saka na. Alam kong kayong may kagagawa sa pagkamatay ni Sahay sa may restaurant. At alam ko rin na ang bala niyon ay para sa akin. Sabihin mo kay Balderam, maiksin ang lupang lalakaran niya. Mali ang ginawa mo, Guerrero. Naunawa kita. Pero may mga bagay na hindi dapat daani sa init ang ulo. Mga pulis tayo eh. Tayo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas, hindi sa paglabag nito. Gaya niyan, tumanggap ako ng reklamo sa ginawa mong pagsugod sa gusaling yun. May mapipilitin akong gawin ito ng kaukulang aksyon. Naunawaan ko kayo, sir. At doon naman doon sa sinasabi mong front lamang ni Balderrama ang negosyo niyang tela, ay hindi pa rin tayo maaaring kumilos ng walang matibay na ebidensyang pinangahawakan laban sa kanya. Alalahanin mong naitimbri ka na rito at anumang kilos mong hindi tama ay malaking kaso ang isasampan niya laban sa iyo.
matigas ang ulo mo, bata. Gusto mo pang masaktan? Kakausapin mo, Andel. Gawin mo na ang gusto mo. Patayin mo na ako. Ganon, ha? Dado, tinawag na. Senyor, para sa inyo. Hello. Ito si Dado. At ang bilib din naman ako sa patang mo, Guerrero. Mamamatay na hindi pagbibili ang kasama. Magaling. Gusto mo siyang makita, hindi ba? Pwes, pumunta ka sa numero 8, Campanile Street. Ikaw lang. Kahit anino ng isang pulis, ayokong makita. Si Dato, Judge. Judge, maganda balita. Si Guerrero pupunta rito. Anong gusto mong gawin ko? Hanggat maaari, hulihin niyo siya ng buhay. Gusto kong palikin muna sa aking mga paang animal na yan bago ko siya sentensyahan. Jimmy. Sabihin mo kay Buddy, magsama nilang tao. Punta si Dado para lalayan. Ako dyan.
Ignacio. Sir. Nakatangay ako ng apat. Loro, boss. Hindi pala magandang tingnan na ang isang hepe ng pulis ay nakaluhod na parang pulubi. Napakalaki ng kasalanan mo sa akin, Guerrero. Sinira mo ang aking pagkatao. Kay laking kahiyang inabot ko nang matanggal ako sa paghahukom. Pinadalhan mo ba ako ng korona? At may kasama pang kabao. Pero ang hindi ko makalimutan, Guerrero, nang mahi ako sa saluon. Pero huwag ka mag-alala, Guerrero. Hindi kita papatayin. Muna, may nilaan ako para sa'yo. May nilaan ako. Ricky! Nasisiguro mo bang shortcut itong dinadaanan natin, ha? Oo, oh, sigurado ko. Oo ka ng oo, eh. Kaya tayo naliligaw, eh. Dalawang beses na tayo dumaan dito, ah. Hindi, ngayon pa lang. Mabuti pa, eh. Ibalik na lang natin itong t-shirt natin. Baka nga natisyanak na tayo. Hindi na kailangan. Basta diretso na lang. Bahala na nga. Kaya hindi kita muna pinatay. Ito ang nakalaan sa'yo. Natatandaan mo ba, Guerrero, nang inilibing mo ako sa apartment? Ngayon naman, ililibing kita sa basement. Gusto kong maramdaman mo, Guerrero, ang hirap na dinanas ko noon. Gusto kong damahin mo ang lamig ng lupa. Ang kadiliman na nakapaligid sa iyo. Ang takot ng nag-iisa. Sumigaw ka man hanggang gusto mo. Hanggang sa mamaus ka, walang makakarinig sa iyo. Maliban sa mga bulati. At pagkatapos, Guerrero, unti-unti kang kakapusin ang paghinga. At sasabog ng iyong baga. Hanggang sa mamalimos ka na ng hangin. Guerrero, ikumusta mo na ako kay Satras. Tinigay mo buti. Ganito gagawin natin bukas. Maagang maaga, pupunta tayo sa tabing ilog para mangisda. Yay! Sir! 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 Oh! Sir! Ano nangyari sa inyo? Nasaan yung mga tao? Ano pinakuha ko? Sir! May mga tao! Sir! May mga tao! Sir! May mga tao! Teka muna! Teka muna! Hindi ko kayo maintindihan. Isa-isa lang. Ulitin mo. Sir! May nakita po kami mga tao sa
Sigurado ka ba? Yes, sir. Kita-kita ko eh. Sir, hindi ng buhay, sir. Sir, sir, dito namin nakita, oh. Dito yun, oh. No, dito na yung ito, ama. Dito, sir. Oo nga, parang may tinubunan dito. Sige, hukay. Sir, sir, huwag na lang natin hukayin. Baka patay na yan. Matulog na lang tayo. Hukay, hukay. Bago, gisig ka eh. Bilis! Sige, bilisan nyo. Bakit nyo ka pala, para matapos na tayo dito kagad. O sige, you may go now. Kailangan tawagan nyo ako kung ano man ang mangyayari sa nilalakad nyo, ha? Yes, sir, sir. Oh, Sonia. Halika. Ah. Anong balita, Major? Wala nga, eh. Hanggang ngayon, eh, hindi ko pa alam. Ano nangyari kay Ignacio? Si Guerrero naman, biglang umalis. Yun nga ho, inaalala ko, Major, eh. Hanggang ngayon, ho, hindi pa umuwi ng bahay. Sino kaya tong taong to? Nilibing boy pa. Oo nga, buti naabutan pa natin. Alam ko na. May atraso yan. Kinidnap. Hindi. Baka kubrador ng weteng. Itinakbo yung pera. Anong kubrador ng weteng pinagsasabi mo? Hoy, hoy, hoy. Kayong dalawa. Doon na tayo sa labas. Huwag niyo istorbo niyang tao. Tara na. Boys, come here. Tawag tayo. O, Jimbo. Iiwan ko muna kayo, ha? Bababa ako ng bayan at hihingi akong tulong. Sir, magtatagal pa kayo? Hindi, sandali lang ako. Basta't pag nagutom, pakainin niyo uli, ha? Yes, sir. Ah, nasaan ba si Lanton? Eh, wala pa, sir, eh. Eh, kumuha ng daon na ipangtatapal sa sugat. Oh, kayo nang bahala rito, ha? Yes, sir! Tara gamot. Ito, dahon na suwa, iiinit ito at itatapal. Tingnan. Dahon na suwa? Eh, ang alam ko para sa may almoranas to eh. Ito, sabila. Ang digtaan nito ay ipapahid. Sabila. Eh, para sa mga taong nakakalbo yata yan eh. At ito, ano yan? Ewan ko, hindi ko alam eh. Pare, may umuusok doon, ha? Baka may bahay doon. Tara, tignan natin. Mamang ano? Mamang ano? Michael, tulungan mo ako dito. Uminom po muna kayo ng mainit na sabaw. Nagugutom na po yata kayo, eh. Salamat. Jimbo, may dumarating! Sino leader dito? Ako po, sir. Wala ka bang malaki? Wala po eh, umalis. Pero pinagbiling po sa akin, ako po muna leader ngayon. Hoy kayo! Wala bang ibang taong naliligaw dito?
O ikaw, wala bang naliligaw na ibang tao rito? Wala po. Huwag kang magsisinungaling sa akin, ha? Hindi po. Sige, tignan niyo yung mga tent. Mga bata to, ah. Wala naman palang tinatago, eh. Buddy, tara na. Wala nga. Swim, girls? Water cold? Is that a ball or is that your head? Catch? Hello, honey. Hi, Rod. Meet Mr. Aguirre. How are you? Mr. Raimundo. How do you do? Mr. Silvano. Hello, how are you? How are you? Ano tingin mo sa proposal ko, Rodrigo? Looks interesting. Pero ubos na ang oras ko dito sa delivery natin. Ang akin naman eh, baka makakapagdagdag tayo. Ay di mas mainam. Judge, anong balita sa tel natin? Kaya ako nga kayo inimbitahan dito. May lalabas na natin mamayang gabi. Good. Kailan naman kaya ang delivery? Bukas mismo, first thing in the morning, nasa inyo na. At masisihan kayo sa superior at sari-saring kalibre ng mga telang ito. Aasahan namin yan, Judge. At aasahan din namin ang sa amin. Alam niyo na, cash. At kung kailangan niyo pa, sabihin niyo lang sa amin. And we will deliver. Right, Panyero? Right. Cheers. 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 What's going on? Tinawag tayo. May isa pusa nga ang tarantado. Huwag mo sabihing papatayin mo ako, Guerrero, sa harap ng mga taong ito. Hindi ka pa naman siguro nasisiraan ng bait. O nasisiraan ka na. Valderrama, tapos na ang gawain mong pumatay ng taong walang kalaban-laban. Tapos na rin ang pangungulimbat mo sa mga inosenteng mamamayan. Wala kang karapatang magsalita ng... Huwag ka magsalita ng tapos. At baka ikaw ang matapos. Sinisiguro ko sa iyong hindi magugustuhan ng asawa mong puluting kang lumulutang sa ilog. At kinukutkot na ng uwak. Kaya, Valderrama, pagmasdan mo ng mabuti ang araw. Dahil bukas, hindi ka nasisikatan ng araw.
paano ka? Sigurado na yung paniliwanag sa'yo. Alala-alala ako sa'yo, Gani. Pentong, kailangan kong tulong mo. Hindi ako makapaniwalang wala na si Ignacio. Sayang. Baka panghihinayang. Alam kong siya ay magiging isang magaling na pulis. Gani, kung ano man binabalak mo, nasisiguro kong malaki may tutulong ni Major Fernandez. Humingi tayo ng tulong sa kanila. Maari sana. Kung may ebidensya. Bakit? Hindi pa ba sapat na ebidensya ginawa nila sa'yo? Ang ginawa nilang pagpatay kay Ignacio? Sonia, ano ang may kakaso nila laban kay Valderrama? Nawawala ang bangkay ni Ignacio. At ano man ang sabihin ko, ay maaaring lang baliktarin. Gani! Swerte tayo. Ayaw pag nang ibigay ng may-ari eh. Inakot ko. Dahil alam ko walang lisensya yan. Ito. Siyam na po ang karga niyan. Gani, kailangan po bang umalis? Sonia, hanggat nabubuhay at gumagala ang Valderrama ngayon, maraming taong di magkakaroon ng katahimikan. Judge, kinakarga na ako yung container van. Good. Deliver na. Yung mga tao natin, nakahanda pa sila? Nasa pwesto ba nila? Opo, Judge. Sige na. Panyero, napapansin kong naging mainitin ang ulo mo sa ngayon. Para bang may kinatatakutan ka. Si Guerrero ba? Wala yun. Bakit ako matatakot kay Guerrero? Baka ka ako iniisip mong binitiwan niyang salita na hindi ka nasisikatan ng araw. Panyero, kay biro totoo ang sinabi ni Guerrero, nakahanda ako. Kung gusto mo, huwag kang aalis dito sa tabi ko. At tinitya ko sa iyo, bukas, pag sikat ang araw, nakatayo pa rin ako rito. Ha? Halata ba? Oo. Ha? Halata kang takot. Thank you.
Para siya mula dali ito. Dalo rolo mo, ah. Oh, ayos ba? Opo. Oh, paypayan mo ako at mainit. Bakit hindi init yung katawan mo? Binalot mong parang suman. Agahan mo naman ang dating. Baka tanghalin tayo. Malayo-layo rin yun. Oh, sige. Walang problema. Pare, sandali. Sige. Ginagawa mo dyan? Pinasok ko tayo! Ha? Panyero! Umalis na tayo rito! Tayo na! Dito tayo! Dito ka! Huwag kang luha! Okay kayo! Sa kapahay si Guerrero! Sa ibaba kayo! Adonis, Adonis! Huwag aalis na bigaw! Dito ka! Pasok ka. Pasabugin mo si Guerrero. Siguraduhin mo na. Oo, sir.
Panjero! Guerrero, ano yung pinagsasabi mong hindi na ako sisikatan ng araw? Ha? Ayan, Guerrero, malapit nang umiti ang araw sa akin. Ikaw ang hindi na sisikat... Valderrama, kakalusin na kita.